Gusto mong yumaman. 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 Sa simula, ang binebenta lang ni Marcos ay ang kanyang impluwensya sa politika. Pero nung naging pangulo na siya, lumaki na ang kita niya mula sa mga kickback sa mga kontrata sa gobyerno. March 20, 1968, nagtago ng $950,000 si Marcos at Imelda sa apat na account sa Credit Suisse sa Switzerland. Pagkadeklara ni Marcos ng martial law, sinimulan niya ang sistematikong pag-angkin ng kayamanan ng Pilipinas. Binigyan ni Marcos ang sarili niya ng kapangyarihan para makagawa ng sarili niyang batas. Gamit ito, nahawakan niyang iba't ibang industriya, lumaki ang kanyang pinagkakitaan. Mga kamag-anak, kapartido, kalaro sa golf ang mga naging Marcos crony. Pirmado sila sa titulo ng paglilipat ng pag-aari ng kumpanya kay Marcos. At hawak ni Marcos ang titulo, ngunit hindi niya mismo pirmado. Nagnakaw rin si Marcos sa Japanese reparations para sa World War II. Kumuha siya sa pera ng international aid sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa inutang mula sa international na bangko, at sa military aid mula sa US. Inutos ni Marcos na kailangang magbayad ng buwis ang lampas 1 milyong magsasaka ng niyog. Humigit ito sa $216 million. Paglipad nila patungong Hawaii noong 1986, naglista ang US Customs ng mga daladala ng mga Marcos. Sa kabuuan, itinatayang $5 billion hanggang $30 billion ang nanakaw ng mga Marcos. Kakaunti pa lang ang nababawi ng PCGG sa kanilang nakaw. Habang nagpakayaman ang mga Marcos, lubhang naghihirap ang karamihan ng mga Pilipino. Patuloy nating nararamdaman ang epekto ng kanilang kasakiman.